Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, susubukan natin ang bagong-bagong labas na Jimny, ang Jimny 5-door. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ay 1.5 liter 4-cylinder 16 valves K15B multi-point injection gasoline engine. May maximum output ito na 102 PS at 6,000 RPM at may maximum torque naman na 130 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 4-speed automatic. Visit our website rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Hanip ang bagong Jimny ngayon, 5-door na. Mas pinalaki, mas magagamit mo na. Naku, ano, kalikuhutin na natin. Sa usapan sa labas, syempre, ganun pa rin naman yung itsura niya, no? Kagaya pa rin ng 3-door. Cute pa rin, boxy. Kumbaga parang neo-retro, no? Parang medyo luma yung design pero bago. So sa unahan, syempre, boxy nga, bilog yung ilaw, meron siyang mga HID na projector headlights. Ang bago rin dito sa 5-door, yung 5-slot grill. Kasi ngayon, mapapansin nyo, meron na siyang mga chrome doon sa mga butas ng grill. Tapos mapapansin nyo, no, two-tone tong version na gamit natin. No? So, black yung bubong, tapos body color yung katawan. Sa sides, ganun pa rin. No? Parang Jimny pa rin yung design. Ang nagkaiba lang, talagang humaba ito. No? Yung wheelbase nito, mas humaba. Kaya ang nangyari doon, more space. Aba, nagkasya dun sa storage space sa likod yung sponsor ng ating video, ang Atosport. Ito ang Atosport. The world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi. Pwedeng hilahin. Pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 kilometers per hour. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atosport, moving life. So yung space nga sa gilid, no, same pa rin ng dati, boxy yung design, meron siyang mga matte body moldings. Yung gulong nito, same pa rin, ang size ng goma, 195/80R15. Sa likod, same pa rin naman, no, medyo boxy, tapos retro look, pero ang highlight kasi dito, yung gulong. So nakasabit lang yung spare tire natin dun sa likod, tsaka syempre meron siyang casing at nakalagay Jimny. Pero ang bago dito, no, meron na siyang reverse sensors. So kung yung dati kasi, no, reverse camera lang, ngayon may sensor na. So mas madali kang makakaatras, lalo na ngayon at medyo humaba ang Jimny ng konti. Konti lang naman.
Ang bukasan ng tailgate, bale pa side siya. Pag tinignan mo yung space sa loob, eto na yung pinakamalaking difference kasi sa 3-door, no? Meron na siyang space para sa cargo. Meron na rin ditong power supply dito sa driver's side. Tapos kung kailangan mo ng more space na kailangan mo naman palagi, pwede mo pa rin itupi yung second row para mas malaki yung space mo. Sa second row seats naman, usable na talaga to. Unlike kasi dun sa dating jimny na 3-door, no, yung upuan kasi niya mababa. So ito kasi, mas cushioned yung seats, tapos mas mataas. Kaya hindi ka masyado mangangawit sa tuhod. As in, parang halos ang feel ng upuan dito sa unahan, ganun na rin sa likod. Pero hindi ko alam kung bakit, pero parang mas malambot yata yung upuan sa likod. Magkabilang side, meron siyang hawakan, seat back pockets, at syempre seat belts. Meron na rin tong ISOFIX tether sa at yung space, ito yung importante. Nailagay namin dyan sa likod yung child seat, pero kasyang-kasya, no? Hindi ka kakapusin sa space kasi yun yung iniisip ko dati. Laki kasi ng child seat eh. Kala ko hindi papasok, pero pumasok at nagamit pa rin namin yung sasakyan. Isa pang bago dito, syempre meron na rin tong bintana, kaya meron rin siyang bukasan ng bintana. So dalawa yan, no? Meron dun sa second row, tapos meron din dito sa bandang gitna kung nasa unahan yung magsasara ng bintana. Ang looks naman ng dashboard, pareho pa rin, no? Yung rugged na design, maraming mga plastic, nandito pa rin yung mga machong tornilyo na nakalagay dyan sa dashboard. So yung look niya, pareho talaga, may konting pagkakaiba lang, no? So kagaya nyan, yung infotainment system natin, meron na tong Android Auto at Apple CarPlay. At saka yung mga controls nito kasi nasa baba na, yung dati kasi nandun sa side. Ang steering wheel, same pa rin naman, no? Leather wrapped siya, may mga pindutan sa left side para sa infotainment system, tsaka meron tong cruise control. Regular cruise control lang ha, nandito sa right side. At kahit malitong sasakyan, no, ang aircon nito, automatic climate control pa rin. Yung mga controls ng bintana, so wala siya dito sa pintuan, nandito siya sa bandang gitna, katabi ng traction control at saka hill descent control. Sa bandang baba ulit, no, meron siyang medyo nakatagong USB port at saka power supply. Meron ding open compartment. Ang shifter naman ito, no, regular shifter pa rin, meron siyang park, reverse, neutral, drive to tsaka low gear, tapos meron din tong overdrive function nandito lang sa gilid na pindutan sa knob ng shifter. Sa bandang baba, syempre 4x4 to, no? Kaya meron din siyang shifter para sa 4x4. So meron siyang 2 high, 4 high, at saka meron din siyang 4 low. Ang handbrake naman nito, manual lang, so dihila lang. At kagaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, no, may controls pa dito para sa bintana sa likod, tapos meron din ditong dalawang cup holders. So basically na, discuss na natin kung ano yung mga pagkakaiba dito sa 3-door. Ngayon, check naman natin, ano, kamusta kayang imaneho to? Parehas din kaya nung 3-door? Ewan ko, di, subukan natin. Okay, let's go! Pagbibili kayo ng jimny, no, actually, hindi ito yung best driving car. Pero alam mo yun, binibili mo kasi yung jimny dahil sa 4x4 system niya, dahil sa cuteness niya, no, sa itsura na talaga namang walang katapat. As in, hindi, actually may katapat. Hindi rin eh. Kasi alam mo yun, kahit may mga sports cars sa tabi mo, no, titingnan pa rin yung jimny. Imagine mo yun, kahit sports cars pa ang katabi. Yun ang strengths ng jimny. So alam niyo naman, no, ginagamit natin pang araw-araw minsan yung jimny, no, na 3-door. So ganun pa rin naman yung driving nito. Yung acceleration niya, ganun pa rin. So hindi sobrang bilis, pero alam mo yun, nakakahabol naman sa traffic. Kung kailangan mo mag-overtake, makaka-overtake ka pa rin naman. Kaya naman yan tumakbo ng 100, pero usually kasi pag expressways, no, ang andar ko kasi 80 lang. Ang major difference lang siguro dito, no, sa 3-door, medyo mas nag-stable to sa dire-diretsong andar. Tsaka yung ride din, medyo nag-iba siya, no. Kumbaga kahit same suspension setup, pero ano kasi, no, mas ramdam mo sa mga humps. Kumbaga, makaka-recover muna yung suspension mo sa unahan dun sa bump bago mo mararamdaman yung bump dun sa likod. Tsaka, dahil nga mas malayo, no, so kumbaga yung movement ng katawan, hindi siya kasing anong sa 3-door na talaga namang medyo, minsan mapapaganong ka, no. Dito, hindi masyadong ramdam. So, yun yung major difference na napansin ko. Tsaka syempre, no, yung upuan nga sa likod, mas komportable tsaka mas pinataas kaysa dun sa dati. So ano na siya talaga ngayon, no, yung pang taong upuan na talaga, hindi yung nilagay lang para for emergency. Ang response ng engine, parang di rin naman nagkakaiba dun sa 3-door, no. Ano lang, kumbaga parang ano lang siya, 3-door na may nakasakay pang isang tao, kumbaga ganun. So balikan ko lang yung steering, no, malambot lang yung steering na to. Pero
compared kasi dun sa 3-door, no, hindi naman best steering yung 3-door, no, para lang may comparison tayo. Yung 3-door kasi kunwari niliko mo hanggang ganito, so liliko na siya. Ito kasi medyo, pag niliko mo ganito, dagdagan mo pa ng konti para makuha mo yung liko ng 3-door. Kung magkasunod mo lang namang idadrive, mararamdaman. Pero kung kunwari, yung dinadrive mo ito ng regular lang, wala lang, parang mag-a-adjust lang naman ng automatic yung katawan mo. Ayun o. Pansin talaga eh, yung suspension eh. Kasi hindi, actually, hindi nga yung suspension eh. Yung wheelbase ang nakatulong dun eh. Yung sa lubak, hindi masyado siyang hindi siya masyadong tumatalon-talon dahil nga malayo yung gulong sa isa't isa. Transmission, same pa rin naman sa dati, no? Halos wala ka namang nararamdaman pag ginagamit mo. Braking, same pa rin. May preno, okay lang naman. So basically, yun lang talaga. Yung gym nito na ginawang 5-door. Ang Suzuki Jimny 5-door GLX automatic 2-tone ay nagkakahalaga ng 1,708,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Suzuki Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang bad na napansin ko dito, yun niya. Sa steering kasi, pag niliko mo siya, no, unlike do sa 3-door, mas matagal siyang mag-respond kesa do sa 3-door. And next na bad, no, syempre, good and bad kasi to, no, humaba kasi yung jimny. Kung hahanap mo kasi yung napakadaling ipark na jimny na napakaliit, no, ito medyo humaba. Pero maliit pa rin naman siya, so madali pa rin naman siyang ipark, pero hindi kasing dali ng 3-door. Kung limited yung space, ha, kasi kung malaki yung space, nako, sa regular spot sa car park naman, no, maluwag na maluwag pa tong kotse na to kasi hindi naman talaga siya ganong kalakihan. So, actually, wala na kasi yun lang naman eh. Alam mo yun? Makita mo lang kasi yung jimny, masaya ka na eh. So, doon naman tayo sa good, no? Ang number one good dito, meron na nga siyang upuan sa likod. Actually, meron din naman yung dati, pero kumbaga, mas madali nang pumasok, mas usable, mas may space, mas maganda yung upuan. Tapos, yung pangalawang good naman, yung space para sa cargo. Kasi yun yung wala dati. Pagka kunwari apat yung nakaupo, wala ka na malalagay talaga sa likod. Pero ngayon kasi, meron ng space, so pwedeng sabay yung apat na tao plus may gamit ka pa sa likod. Pwedeng sabay-sabay. Siguro para sa akin, ah. Kung sakaling gusto mo ng jimny pero isa lang ang kotse mo, mas marirecommend ko sa inyo tong 5-door kasi usable na to, versatile, kotse na talaga siya. Lahat ng kayang gawin ng regular na kotse, kaya na talagang gawin ito. Pero kung gusto mo kasi talaga ng laruan, no, okay pa rin yung 3-door kasi mas, para sa akin ha, mas cute pa rin siya. Kaso yun niya eh, wala talaga siyang space eh. Kung dalawa lang kayong sasakay, okay lang yung 3-door. Pero kung mas marami kasi, kunwari tatlo, mas maganda talaga to. Jimny talaga, no? 3-door man yan o 5-door man yan, cute pa rin. Oh, kating-kating na nga yung videographer natin, oh, si Edward. Gusto daw niya to 5-door, ganda. Pero ako, syempre, bias ako dahil meron tayong 3-door. Doon ako sa 3-door. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.